pakinggan ang inyong mga pinagpipitaganang chief of police. Haharap sa hamon kontra illegal na droga at karumal-dumal na krimen sa PNP Shoot to Kill Order. PNP Shoot to Kill Order. Kasama ang nag-iisang target personality sa radyo, dyaryo at teleradyo, Karex Kayanong sa Target On Air. Lahat ng pulis na... Kahapon ho mga kaibigan, guest ho namin si Regional Director Guillermo Ilyasar. Abay, isa ho sa pinag-usapan ho namin nitong nakalipas yung barangay at SK election. Eh siguro mas interesado ho kaming kausapin ho sa oras ito. Ito kaibigan ho natin eh. Nga i-share ko muna ho sa inyo bago ho namin papasukin. Na-assign ho to sa Muntinlupa. Na-assign ho ng Santa Rosa City, Laguna. Kumbaga familiar ho sa akin eh. Madaling kausapin. Nalkagabi, kausap ko si Colonel Sita del Gawiran. At sabi nga ho, naka-assign na ho sa lalawigan ho ng Cavite. Ating kausapin ngayon, kaibigan natin, si Police Superintendent Giovanni, o mas kilala hong si Colonel Bani Martinez. Colonel, magandang hapon po. Hello? Hello. Hello, sir. Magandang hapon po, sir. Apo. Si Colonel Giovanni Martinez, naka-assign ho ngayon sa Cavite City. Tama ho ba, Colonel? Sir, apo. At magandang hapon po sa mga tagapakinig po natin sa ating palatuntunan. Apo. At tayo napapanood sa Target On at napapakinggan ho sa DWAD. Colonel, kamusta ho dyan sa Cavite City nitong nakalipas ng barangay at SK election na Colonel? Naging tahimik naman po at orderly yung pong nakaraang barangay SK election po natin dito po sa siyudad ng Cavite. Apa? Wala pong naitala na anumang kaguluhan na mayroong relasyon sa nakaraang election. Apo, ilang barangay ho ba na sasakupan ng Cavite City? We have 84 barangays within the city, sir. 84 home barangay? Yes, sir. Apo. Sa 84 home barangay, wala ho bang barangay captain, barangay kagawad na napasama ho dun sa narkoliso nilabas ho ng PIDEA ho, Colonel? Meron po tayong isa po na napasama po na former barangay chairman po ng barangay 30 sa Anumpang. Apa? In the name of Ronald Francisco alias Capitan Onat. Nasa listahan po siya sa nilabas po ng PIDEA narkolis. Apo, doon ho sa binanggit nyo hong barangay, wala ho bang area of concern of area po hotspot to? Aside po doon, out of 84 barangays, wala po tayo naitala na areas of concern sa distribute po ng Cavite. Pero meron po tayong, noong May 9, meron po tayong isang incumbent na barangay chairman, si Arman de los Angeles. Apo? Ang na-arresto po by virtue of a search warrant. For violation of Republic Act 9165 po yung sa pag-iang may nakuha po tayo ito na bawal na gamot sa kanyang bahay. Apo, nung bago ho mag-eleksyon, ako ho, saksim buhay, nagpunta ho dyan sa Region 4, Calabarzon. Nag-surrender ho eh, yung bawat province ho, ng mga loose firearms. So, ang Cavite City, meron ho bang na-recover o sinurrender ho, Colonel? Meron po, meron pong mga na-surrender na... ng mga undocumented firearms po, yun po may mga expired na license. Apo, meron po. Mga nanggaling po din sa mga barangay officials natin. Sa ngayon ho, Colonel, itong katatapos lang hong barangay at SK election, kamusta ho at 24/7, kumbaga walang pahinga ang kampanya ho natin sa illegal drugs sa Cavite City, Colonel? Apo, ganun pa rin po. Patuloy pa rin po tayo sa ating sinasagawang kampanya against illegal drugs. Ito po ay naayon po sa tagubili ng aking PNP, si Director General Oscar Albayalde, at apo, ng ating pong Regional Director na si Chief Superintendent Guillermo Ilyasar. Apo, kamusta ho yung suporta ho ng city government ho ng Cavite? Paano kasing suporta ho ng Office of the Mayor sa ating kapulisan ho, Colonel? Ang ating pong na punulunsod, si Mayor Bernardo Fernandez, ay full support po sa kampanya po sa laban sa illegal na droga. Bilang siya rin po ang
head ng ating City Anti-Drug Abuse Council. Colonel Giovanni Martinez, kami nagpapasalamat to. Colonel Bani, baka meron ho kayong mensahe. Kasi kanina ho, bago ho namin ho kayo tawagan habang ako nagpo-program ho, eh sabi ko, na-assign ho ng Muntinlupa, na-assign ho ng Santa Rosa, kahit saan ho ma-assign ho eh. Andali niyo hong kausapin eh, Colonel Bani Martinez. Salamat po, Sir Rex. At yun po, ipapasalamat lang po ako, ano ko na po, dito nga po sa mahalang lungsod ng siyudad ng Cavite at sumuporta po nila sa lahat po ng mga programa na pinututupad po namin dito ayon po sa gubili ng organisasyon ng Philippine National Police at sasambayan lang din po sa mamamayan ng siyudad ng Cavite. At nakikita-appreciate naman po nila yung nakita nilang pagbabago po rito sa prison order situation at nagiging cooperative na po sila sa ating kapulisan. Ipapasalamat po kami sa lahat din po ng mga stakeholders na natulong po sa amin. Opo, at kami nagpapasalamat to sa oras na binigay nyo. Police Superintendent Giovanni Martinez, ang butihing Chief of Police ng Cavite City. Colonel, mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Sir Rex, at salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin. Pakinggan ang inyong mga pinagpipitaganang Chief of Police. Haharap sa hamon kontra illegal na droga at karumal-dumal na krimen sa PNP Shoot to Kill Order. PNP Shoot to Kill Order. Kasama ang nag-iisang target personality sa radyo, dyaryo at teleradyo, Karex Kayano sa Target On Air. Lahat ng police na... Nako, teka, wala akong may kaso, ha? At napakagaling ho niya na Mr. President yung kausap ko, ha? Si Police Superintendent Bani Martinez, ang Chief of Police ho ngayon ng Cavite City. Ang kagandahan nito, Kuyang Jore Arce, nanggaling mismo kay Colonel Martinez, abay yung ayuda, tulong ng city government, si Mayor Bernardo Fernandez, abay 101%. Eh kumbaga, yung tulong ho no mayor eh. Eh karamihan ho kasi meron hong mayor, aba hindi ho ka lips to lips, aba hindi ho kakiskisan ho ng siko yung kanyang hepe. At yung mayor naman ho, hindi ho sila compatible. Eh pagka ho ganito si mayor at si hepe nagtutulungan, abay tuwa-tuwa ho ang taong bayan. Abay mantaki mo, kumbaga yung siguridad ho nila, 24/7 na andun ho si Mamang Police. Abay ganyan ho kami ha, sumasaludo ho kami kay Police Superintendent Giovanni Martinez. Police Hour sa Target On Air.